Ben Davila at Victor De Leon Limasa. Tabasada sa istrenda! Alright, ang balita ho sa mga pahayag niyo, deadline ng tax, and number two, pinakamalaking balita, abay marami ho ang pumapabor. I don't know, no less than I think, Commissioner Biazon, pumapabor. Parang, kung yan daw magiging dahilan para talagang malinis ang Bureau of Customs dahil nga sa mga allegedly smuggling, i-abolish! Ang alin? Ang Bureau of Customs! Teka lang, paano naman niningil ng ano? Ipa-privatize daw. Yung customs? Ipa-privatize ang customs. Ah, baka naman sa ibang bansa, no? May mga ganun daw sa ibang bansa, privatization, private eh. Really? Ma-check nga, i-google ko. Teka lang ha, okay, nasa linya natin. Ang bagong kakampi ng bayan, Kakaren Davila at Victor De Leon Limasa, Pasada sa Istrenda! Alright, nasa linya natin, Customs Commissioner Rufi Biazon, pakihila siya, Vic. Teka lang. Yeah, go. All right, Commissioner Biazon, magandang hapon sa inyo, Vic and Karen. Commissioner? Yes, magandang hapon, Karen and Vic. Sa lahat po ng tagapakinig, magandang hapon po sa inyo. The story behind, mukhang, are you also, ano, do you also agree to that proposal na ganun ba? Malinis lang ang customs, the privatization thing? Mga paglilinaw lang po, no? Una ito, isang proposal na ating pinag-aaralan, no? Opo. Hindi pa naman ito plano ng pamahalaan. Officially, we have yet to submit it, no, to higher-ups. Binitawan ko itong idea na ito sa isang panayam ko sa mga mamamahayag. Mm-hmm. Nung ako'y tanungin ko ano ba ang mga posibleng solution sa problema ng customs. Pangalawa, medyo na misread yung sinabi na abolition. No? Ibig sabihin, hindi lang naman bubuwagin, tapos yun na. Yeah. Ibig sabihin po dito, is a basic reorganization, restructuring, and realignment of strategies ng bureau. In effect, medyo isa shutdown mo, then itatayo mo ulit, no, i-resurrect mo. Parang ganun ang idea niyan, no. Right. Pangatlo, hindi ito hindi ipa-privatize, no. Definitely you cannot privatize the function of customs. Pero meron nga akong binitawan din na isang idea. Yung sa subcontract mo certain functions at specifically no, yung sinight ko specifically yung auction no ng mga nahuling goods. Yes. Okay. So lahat po ito ay hindi naman ho masabi ko no, hindi naman ho original idea, kundi ito po ay bunsod ng ating mga natutunan sa iba't ibang customs administration sa buong daigdig. Okay, Commissioner, unang-una, anong bansa po ba ang privatized ang customs? Or iba yung ano? Oo, paano? Una, wala akong privatized. As I said, wala naman tayong intention na i-privatize ang customs. May certain functions lang na iniisip natin i-subcontract to the private sector. Okay. Halimbawa ko nga yung auction, no. Isang example niyan is US Customs. Ang okay, nag-dispose, pero ang nag-auction ng mga huli nila ay private entities, no. Pinapasa nila sa auctioneers yung kanilang mga nahuli at pagka nabenta, binibigay yung benta sa customs, customs. No, part of the revenue. Uh-oh. Yung ano lang yung act or yung function of selling it or conducting the auction is in a subcontract to the private sector. Pero definitely, definitely there is no proposal na yung entire customs i-privatize. Certain well, ano lang. There is no such model as well around anywhere in the world. But this will mean, pag kunyari, like for example, yung nag-auction, i-subcontract nyo or whatever. So you mean to say yung mga tao ngayon doon will be totally revamped, totally pulled out from their position, tama ba? Yung tauhan namin ngayon, uh-oh, yung auction division namin, are you referring to them? Yes. Yes, well, they can be transferred to other functions within the bureau kasi right now, meron doon namang mga ibang needs sa ibang units. No? Pero if we follow yung idea of starting from scratch, no? If ano mo na yon, i-restructure mo na yung buong bureau na or yung organization na wala nang division na ganun kasi that would be if the proposal would be accepted, that would be subcontracted out. No? So okay, wala ka nang need for that kind of unit. All right, Commissioner, eto muna tayo.
Ang sabi ni Vic Lima, sa Clark daw, may balitang may nawalang langis. Yung langis naging tubig. Naging tubig daw. Kumbaga, ang natagpuan tubig. Gano'ng karami yun, Vic? How much is that, Commissioner? Oh. About 94 drums. 94 grams, which drums. Would mean... Drums. Drum. 94 drums. Okay, Commissioner. Because you are the customs chief, ano ang ginagawa nyo? Because, I mean, let's face it, no? At the end of the day, this is about you. Yeah, sa kanya puputo. I mean, parang ang tanong ng marami dito is, are you fit to be the customs chief? Kung nalusutan kayo ng 94 drums ng langis sa Clark. Well, ganito, no? Yung drums na yan, or yung fuel na yan, was confiscated in 2009. Mm. Recently, nagpa-inventaryo yung bagong upo na collector doon. Doon na-discover, no, na yung naka-storage na confiscated, supposed to be diesel, oh. When they inspected it, ang laman, tubig na. No? So we do not know at this point, dahil under investigation pa siya, kung kailan nawala. Kung noong 2009 ba, noong unang nilagay pa lang doon, napalitan na, or kung kahapon lang nangyari yan. No? Yeah, pero ano ba ang rule? That is the subject now of the investigation. Yeah, pero Commissioner, ano ang rule ba ninyo? Let's say you confiscate 94 drums ng langis. Ano ba ang dapat rule dyan? Dapat ba ibenta yan the next day? I mean, bakit naman yun nakatenga ilalagay? Ng matagal. Ba't naman itetenga yan sa warehouse? Well, number one, sometimes kasi ginagamit siya doon sa proceedings ng mga kaso. Oh, wala na yun. So, dapat it has to stop. It's being held in evidence. No? In other cases, yun nga, yung manner of disposal ay doon nagkakaroon ng problema. Oh, and oh, the function of disposing that is on the collectors. No? Ang structure kasi ng Bureau of Customs, ang bawat puerto may kanya-kanyang collector. No? At yan, ang tawag dyan sa mga collector pa nga are little commissioners. Mm. Kasi they have all the power within their jurisdiction. Pero what do they do in other countries? Para we can be proactive, what is done in other countries when they confiscate smuggled diesel? Well, ganun din, no? Similarly, ano, kung ito ay subject ng ano ng legal case and it is being held in evidence, then nasa custody ng ano yan, ng bureau. Otherwise, it is disposed. Oo. No? Commissioner, hindi ba pwedeng gawin? By auction, no? Yan ang pamamaraan. Kasi may ginagawa alam ko sa droga eh. Pag kunyari nakahuli ng isang drum na droga, kukunan lang ng litrato, kukuha ng konti, i-dispose na yung malaking bahagi para hindi ho maging temptation, hindi maging matakaw sa mata. Kasi ako, I believe, pag may mga nakastock kayo dyan, kunyari mga sports car, pare, palamigin lang natin yan. Pag medyo nakalimutan na, tirahin na natin. Correct, I mean, correct. You know, I agree. Temptation is always there, Mr. Commissioner. Can we not get rid of the bigger part and then just leave a little amount para sa ebidensya? Well, alam nyo, may mga ganyang cases, ano, halimbawa, yung mga perishable items, pwede kasing i-dispose agad. Pang ma-preserve yung tinatawag na value, no? Now, merong isang example, meron kaming na-seize dati na vessel, no? Or actually before my time pa yon, no? May na-seize na vessel. Nire-request nga namin ang korte na kung maaari ibenta na, no? In the meantime, habang ongoing. But then the court did not allow us to sell it, no? So may mga ganong situation. Not entirely all the time, may flexibility to make the discretion. Mm-hmm. Now, Commissioner, you know, ang unang drive talaga dyan would be to dispose it as soon as possible, gaya nung mga nahuli namin na bigas, we were able to sell it immediately. Yeah, pero Commissioner, ito, sino ang in charge? Who is answerable sa Clark sa pangangalaga ng 94 drums of smuggled diesel? Sino, sir? There has to be a name. Well, immediately the collector of that district, no? Definitely. District collector. District collector. Ang jurisdiction, no, ng puerto niyan ay nandun sa collector kasi okay. Siya nga yung namamahala sa puerto. Oh, yung district collector ang namamahala. I'm sorry. Yung district collector ang namamahala. Ibig sabihin namin ni Vic, yung 94 drums naka-assign sa kanya. He is the Biazon in Clark. Oh, parang siya bang Biazon sa Clark? Or yeah. Siya po yung parang yes, itong ano? Siya ang hepe nung Clark, yeah. No? Siya ang hepe nung puerto. Oh, of course, down the line, mayroong custodian yan. Ano? Oh, ito tanong ko, sir, tinanggal na ba to sa trabaho? Kinasuhan? I'm sorry, medyo puto. I mean, kinasuhan niyo ba to, sir?
or matatanggal ba to sa trabaho? Well, ganito ma'am, no? Para maklaro lang natin. Una-una, itong present collector was assigned there just last February. O yun, baka noong panawala yung ano, eh, langis eh. Then he did an inventory. Fairness din. Kasi bago upo siya, nag-inventaryo siya. So, tsaka niya na-discover, so he submitted the report to me. He submitted it. So it should be the collector before him. Well, merong investigation ho na ongoing ngayon. When the present collector submitted to me the report, I instructed the intelligence group to conduct an investigation to determine who is the immediately liable person. Commissioner. Kasi siyempre ho, yes. Wala bang CCTV camera sa customs warehouses sa Clark? Sure. Eh kung maliit na sari-sari store, nire-require na sa Quezon City na may CCTV camera, sir? Yung warehouse na pinaglalagyan is a private warehouse locator sa loob ng CDC, no, ng Clark Development Corporation. Now, with regard to CCTVs, yan ho yung subject ng aking budget request nung time ho namupo ako. No? Unfortunately, in previous budget requests, hindi pa ho nag-grant. But right now, meron na hong parating na appropriation for us for CCTVs. Please remember ho, I came in 18 months ago and syempre ho, yung ibang mga dinatnan ko pa naman, wala pa naman, ano? And one of them is our CCTV cameras na I still have to, yung budget request ko would still have to be approved. Okay. Ito ho yung isang, ano, just going back to yung nasabi natin kanina mga proposals, ano? Isa ho sa proposal ko is the retention of collections by the Bureau. Retention of collections by the Bureau. Namin, mabigyan kami ng pagkakataon na ma-retain namin ang portion of that for our modernization needs. Okay. Kasi isa ho sa difficulties natin dito sa Bureau, we want to modernize, we want to acquire equipment, but we still have to go through the budget process. Okay. So again, following the model of other countries, meron ho silang retention ng pondo nila para sa kanilang modernization efforts. So that yung pagbili ng mga equipment, eh hindi na ho na-encounter ng delay, such as yung budget requests. Oh, Commissioner, si Commissioner Alvarez, before you, di ba tama si Alvarez yun? Lito. Si Lito Alvarez, to be fair, Commissioner, natanggal yun sa pwesto dahil may nawawalang 21 container vans. Yeah. And may mga rumors, may mga usap-usapan kung kaninong negosyante ang mga container vans na yon. Pero 21 yun nawala, pinalitan siya ni Pangulong Aquino. Ito, 94 drums of smuggled diesel. Nawala rin. Maybe iba ang nawala, pero may nawala. Ang tanong ko lang, Commissioner Biazon, do you believe you should be retained given si Lito Alvarez, hindi ko siya kaibigan, sir, ha? Please, wala akong agenda dito. Tinanggal because of 21 container vans missing. Well, ang ano dyan, ano, yung 21 container vans, medyo mas, ano yun, mas complicated na issue yun, ano, na kaya nga umaabot up to the level of the commissioner. Mm-hmm. In this particular case, no, unang-una, it still has to be determined, no, kung kailan nawala because 2009... Baka before na, you. Na-inback yung mga ano na yan, yung mga fuel na yan. No? Samantalang yung supposedly missing container vans, it happened during the time itself of Com Alvarez. No? Secondly, ito ho namang na-discover ngayon ay naging bahagi rin ng ating, kaya nga ho na-discover because of our reorganization moves and our instructions to our people na magkagawa ng mga inventaryo sa kanila mga nasasakupan. So that's where it was discovered. No? Kumbaga now, dahil sa effort ninyo na discover. If they want to retain me or replace me because of those fuel, those so-called missing fuel. Now, paano to, Commissioner? I was reading an article and sabi doon, sir, that the Philippines is now the smuggling capital of the world ba or Asia ang balita? Well, ganito, ano, Karen, that statement was made by Mr. Rozzano Rufino Biazon, chairman of Abono Party List.
Okay. I would say that that is his opinion. Okay. Hindi naman pala official. Let me expound. Wala yun. During the time na sinabi niya yan in his press conference, I was in Panama. No, I was invited by the World Customs Organization, ng Asian Development Bank at saka ng Inter-American Development Bank. Pinasalita nila ako doon sa Panama upang ibahagi doon sa mga kapwa ko, commissioner ng customs ng buong daigdig dahil napansin daw nila yung successful anti-smuggling operations namin ng customs. So inimbitahan ako doon para ibahagi ko yung mga techniques, no, at saka mga strategies na in-employ namin. Ibig sabihin kinikilala na successful kami sa anti-smuggling operations. Mm-hmm. So I think yung World Customs Organization, yung Asian Development Bank, at saka yung Inter-American Development Bank, hindi ako iimbitahin kung talagang ang tingin din nila is smuggling capital of Asia tayo. Mm-mm. Mm-mm. To be fair, you are right. Sir, anong ginagawa po ninyo just to ensure na walang mga sasakyan galing sa Port Irene? Kasi yun, hininto nyo na, di ba, the Supreme Court ordered na dapat wala ng importation of second-hand vehicles. Yung Bureau of Customs, sa pangunguna ninyo, chinek nyo. Shining moment yun for the Customs Bureau. Eh baka naman, Commissioner, itinatakas ang mga Hammer, ang mga BMW tuwing gabi. Well, una po, no, nung pinahinto na nga namin yung processing, no, ng mga sasakyang yan, nagpa-augment ako ng tauhan. Kasi alam niyo po ba na isa lang ang unit namin doon ng Customs Police ay napakaliit na bilang. No? Actually, dalawang tao lang sila doon. So nagpa-augment ako ng mga magbabantay para yung pagbabantay ng gate ng Cagayan Economic Zone ay continuous. No? So we deployed additional 8 personnel na magbabantay sa gates ng Cagayan Economic Zone. And then I ordered the installation of CCTV cameras. Nandun ho kami ngayon sa process ng procurement ng CCTV systems. Para po meron din tayong record sa gates, no? Now, meron hong mga dumarating doon pa rin, no? Kasi free port zone ho yan, eh. So baka kasi may mga magbalita na may dumarating pa rin. Isipin kagad na smuggled at nagpapabaya kami. Paalala ko lang ho, na free port zone ho yan. No? Wala namang jurisdiction ang customs na pigilan yung pagparating. Pero yung paglabas ho is another matter. No? Going back dun sa paglabas, prior to the Supreme Court decision, meron hong mga sasakyan na nabayaran na ang buwis. Na-rehistro na, nabigyan na bayaran na ng tax bago ho lumabas yung Supreme Court decision. Pero nandoon pa sa loob ng economic zone. Yun ho, pinapayagan namin lumabas kasi nabayaran na ho ang buwis doon. May papel, no? May papel. Pero, Commissioner, kahit na nagbayad ng buwis yun, ha, technically under the law, ang sasakyan na idinaan sa Cagayan sa Port Irene, hindi dapat pwede yun minamaneho sa Manila. Am I right? It should just be around the free port zone, correct? Ganito, Karen, ano, prior to the Supreme Court decision, nagkaroon ng what I term as legal cover yung mga sasakyan na yun. Kasi ang contention nila, hindi applicable yung ban ng importation of second-hand vehicles sa doon sa area ng mga freeport zones. At yun ang dahilan kung bakit nakakapagparating, bayad ng buwis, and then rehistro. Nare-rehistro ho sa LTO. And alam niyo po, pag narehistro na ang sasakyan, pwede mo nang gamitin. Yun ay maaaring gamitin sa labas. No? Now, with the Supreme Court decision, again, no, na-in-issue sometime February yata yun, if I remember correctly. Nag-impose na kami kagad ng stop processing. So yun ho, wala nang nare-rehistro at naipit na ang mga latest na dating ng sasakyan doon sa economic zone. Hindi na ho makakalabas yun. Ngayon meron kayo, Vic, ito na lang, meron kayong isang suggestion. It's very daring, pero it worked for another country. Sinabi ninyo sa Peru, eto partner, para malutas ang korupsyon at smuggling, ang ginawa ng Peru, inabolish ang customs pero gumawa ng bago. Tapos nag-hire ng mga bagong tao. Tapos yan, binayaran nila ng mas mataas na sweldo yung mga staff. Palagay niyo, sir, yan ang solusyon sa atin?
Well, ayan ho, no? Bilang ako nandito ngayon sa customs bilang commissioner, ang pananaw ko po kasi nung inappoint ako dito, parang doktor, no? Dinadiagnose natin kung anong problema at magbibigay tayo ng mga rekomendasyon. So ihahanin tulad ko rin po yan, for example, sa merong taong merong kidney stones, no? Ang solusyon, pwedeng operahan siya para tanggalan ng kidney stones. Pwede rin namang gamitan ng ultrasound sound waves, no, para madurog yung bato nang hindi ka inooperahan, no? Or meron namang iba, medication lang ang binibigay. Mm-hmm. So dun po sa suggestion ko na yan, pwede po natin ihambing yan. Na suggestion is operahan na. Mm-hmm. No, ngayon, nasa policy makers din ho natin yan, no, na i-assess nila kung valido ba yung aking proposal. Basta kung ako, bilang akong Commissioner of Customs na naririto, araw-araw ko nararanasan kung anong problema ng Bureau of Customs, siguro naman alam ko na kung anong pangyayari dito. Yun ho yung isang suggestion ko. Mm-hmm. At dahil nga nagawa ito sa ibang bansa, maaari naman ho rin makonsider natin. No? Dahil kung basahin rin natin po yung naging problema nila doon, is almost similar din ho sa ating kalalagayan. Pero kasi maganda rin na... Kasi ang problema ho dito sa customs, hindi lang ho masasolusyonan, sa tingin ko lang ho, sa tingin ko, no, hindi masusolusyon ng simpleng palit ng tao. Kasi ang kalaban ho natin dito, yung tawag na kalakaran. Correct. Yung kalakaran na yan, henerasyon na kong umaandar yan. No, kaya magpalit man, sabi nga nila, commissioners come and go, yung kalakaran nananatili. The same. Oo. So, sa akin ho, yun ho ang aking pananaw bilang na-appoint dito para makita ko ano talaga nangyayari. Mm-hmm. What do you think, lastly, sir, ang pwedeng gawin kahit short, ano yun, Vic? Short, parang to fill in the gaps. Anong pwedeng gawin natin sa custom to fill in the gaps? Ang kailangan talagang gawin, ano, na doable din naman, yung upgrading of our tariff and customs code. Okay. Ito ay batas. Okay. No? Kinakailangan ho ng batas para ipasa to. Ngayon, dalawang kongreso na ho ang dumaan dahil patapos itong 15th Congress. No? Hindi ho na isa batas ito. Ano kasi bang magbabago, sir, kapag ipinasayang batas na yan? Malaking bagay matutulong yan. Ano? Una yung proseso customs clearance, no? Ma-upgrade tayo, magiging compliant tayo sa world standards. Oh. Kasi sa kasalukuyan, hindi tayo compliant sa world standards kasi yung batas mismo natin hindi compliant. Ganun pa rin. Oh. Now, did you request President Aquino, sir, that anyway, he was victorious itong 2012 with RH law, pero of course may bulilyaso konti sa Supreme Court. Pero yung syntax, isang batas, this is another revenue-generating measure. Pag naipasa itong taxes and tariffs code na sinasabi nyo, hindi pa pwedeng i-certify ito ng urgent ni Pangulong Aquino ngayong 2013? Well, nai-forward na ho natin ano, yung request na ito ay maging priority measure. And mukhang masasama naman ho as a priority measure. Oo. Kasi nung nakaraan, hindi ho... masasabi ho na natin na napabayaan. Eh, no? Kasi isipin niyo, for example, naki-sign up tayo doon sa revised Kyoto Convention. Yan po yung World Standard in Customs Administration. Nakipirma tayo dyan sometime 2010. Pero hindi naman natin pinasa yung batas na makakapag-comply tayo doon sa standards na yun. So, in a way, masabi ko na parang nakaligtaan. No? So siguro naman po ngayon, dahil ito ay mukhang gagawin namang urgent ng presidente, kaya nga natutuwa rin ako na ganitong merong putukan ng issue sa customs dahil lumalabas po ngayon sa usapin itong mga bagay na ito na hindi karaniwan napapag-usapan. Mm-hmm. Kasi karaniwan ho nang pumupuna sa customs, ang pinag-uusapan lang yung mga huli, yung mga nakalusot, but not the more substantial issues of customs administration. Mm-hmm. Kaya ho na natiling ganito ang problema natin ng ilang taon o ilang dekada. Kasi hindi natin natingnan na mabuti yung the more substantial portions of customs administration. All right. So ito ngayon ang ating ina-highlight ngayon. Okay, on that note, we support you, Commissioner, with that new... Ano good pangalan luck, ano na yon ng batas? Customs and Tariff Code? Yes, the Tariff and Customs Code. Tariff and Customs Code. Good luck. Okay, good luck with that. Thank you so much. Thank you, sir. Commissioner Rufy Biazon. Maraming salamat, Vigan Karen. Magandang hapon po. Thank you. Napagod ako. May paninindigan, Karen Davila at Victor De Leon Limasa, Labasada sa East Trenda!